Hello everyone, welcome sa ating pananghalian. Matzbos po tayo today. Arabic food po tayo. Mayroon po tayong pasas. May peas, lintel. Diba? Hindi naman tayo Arabo, huwag tayo magdakos. Mayroon yung kanin natin yelo-yelo. Ang chicken natin. Yelo din. Malamig. Pakai anu. Kecap tayo. Kecap UFC, Filipino kecap tayo. Ang kanin nila dito, lagyan nila ng sibuyas. Ito yung pinaka halo-halo yung may mga nuts. Masarap naman. Hindi man diet atong kaon. Ang dami kong kani. Hindi lang. Baka hindi na magkasya yung pantalon ko. Akala ko ba pumayat na tapos pagkatapos din pala eh. Lagyan natin ng sabaw ng paksiw. Nagtira tayong paksiw kahapon. Masarap to. Matsbos sa ano. Sabaw na paksiw. Lagyan natin ng okra. Ano lasa? May ketchup na, may sabaw na paksiw. Ano siya? Naku, umalat na. Maganda rin talaga. Kamis lang. Nakinabok. Ano na kasi ng umaga eh. Diba? Paksiw na may ketchup. Kwento po tayo, guys. Sino bang nakapanood ng Rapitol po na ang topic is anak na kung hingi ng house unlock, man ata yun. Nagpatulpo sa magulang. Nagpatulpo sa mama niya, tagabaharin yung mama niya. OFW din. Alam mo nyo, naka-high blood ako doon pa. Ulit-ulit kong panoorin. Hindi ba? Tapos, yung anak pa niya pa iling-iling pa sa ulo niya. Ganon-ganon pa siya. Hindi niya tanggap yung mga sinasabi ng mama niya. Pasalamat nga sila, naka-abroad yung mama nila eh. At may maibigay sa kanila eh.
Paano kung ang mama nila ay housewife lang? Sa bahay lang, nag-antay lang ng kita ng tatay nila. May maibigay na pang birthday? Isa pa, malaki ng edad nila. Di sana din, tumulong lang din. Okay, dahil sa mga kapatid, okay. Walang mama, napabayaan ng mga anak. Tungkulin namin yan. Naisip namin yan eh. Kaso lang, kami kasi OFW kami, katulong. Hindi kami skilled worker. Siguro kung engineer, yung tinatawag skilled worker, yung mga engineer, mga teacher, mga guru, mga clerk, mga accountant. Pero kami ay katulong kami, hindi kami skilled worker. Ang sahod namin ay sa minimum lang. Ilalang natin kasi konti lang. Dapat, hindi nila ikumpara sa iba kasi yung iba malaki ang sahod. Halimbawa, kami, nasasahod kami dito ng 100. Yung mga skilled worker na yan, sumasahod yan ng 300. So kung maghingi yung mga anak nila, di siyempre lamang sila. Akala nila na ganun ng kadali. Nainit ako. Kasi, gustong mag-birthday. Sa totoo lang, ako nga, hirap na hirap nga ako eh. Kahit mag-birthday yung mga anak ko, hindi ko nga ma-birthday yan eh. Kasi yung sahod na, magkano lang sahod namin? 100. Minsan magpadala 2 beses. Inutang na yung 20 sa kasama, pinadala na yung 20, may natitirang 80. Magbayad pa kami ng internet namin. Lalabas kami, bibili kami ng lotion, shampoo. Kakain kami doon kahit sinigang na bangus. Okay na yan, masaya na. Tapos, yung tinta niyo natitira, bibilihan pa ng gamit, ipapadala na. Niya, kailan kapapadala natin sa Pilipinas, mayroon tayong SSS. Mag-savings naman tayo sa bangko kahit 10 dinar lang yan. Magkano na lang na ipadala doon? Yung naipadala doon, bayad sa kuryente, bayad sa tubig. Walang maiipon ang mama kasi nakuha yung pera paunti-unti. Yun dapat ang isipin nila eh. Isipin ng mga anak. Nga ganun lang din kadimand sa magulang. Hindi nila naintindihan yun eh. Pasalamat na lang sila, may mama silang mahingian. May mama silang abroad. At kaunti lang sahod, at least may maibigay. Hindi na nangungutang. Kumpara pa sa iba na ang mama nila, yung bakit yung iba daw? Kung napanood niyo yun, may iba daw silang mama, Manila lang daw nagtrabaho, maganda naman ang bahay na paggawa. Siguro baka magtulungan sila eh, mag-asawa. 'Di ba? Katulad ko, nasulo naman ako, wala naman ako asawang tumutulong sa akin. Na, yung sahod ang doon lang, ibibili lang ng bigas, ibibili lang na, ay naku, naiinis ako doon nanonood sa anak nagpatulpo. Pinatulpo pa niya, pinahiya niya ang mama niya. Kaloka. Siyempre, tama na tong akin. Siyempre, tatampo din yung mama. Oh, thank you. Diba? Masakit sa kalooban yun eh. Nagtatrabaho na nga kami dito. Para sa inyo. Tapos, ganun? Okay. Ako, hindi na ako magpakita doon. Kung ganunin ako ng anak, patulpo ako. Patulpo lang. Bakit? Para ano pa? Ano ba? Hindi lang kayo naawa? Tumatanda na yung mga magulang ninyo nag-abroad? O sino pa ba? Kapatid? O ano? Dapat magpasalamat na lang tayo kung ano mayroon dyan. Di ba? Lumos ka? Asa tayo? Lord, sa'yo na yan. Naingin pati ko ulit. Pati mo? Hindi ko natin yan. Ba't yan buntot ng bangus? Sobrang pinit.
Kawawa naman. Baha rin itong mama niya eh. Para bang sinabi ko hindi nagpadala. Kahit lang ng 5,000, 3,000, 1,000 yan. Pera yan eh. Pinaghirapan namin yan eh. Di ba lang kayo mag-thank you? Di ba? Gusto nyo mag-birthday kayo, kabongga-bongga? Yan. Pinagkukuskus nyo mama niyo dito. Puyat to puyat. Kahit may sakit kami, nagtatrabaho kami. Tapos, kung hindi lang matuluhan yung handa niyo, magagalit. Ay, nako. Hindi ito malalagdan yan? Hindi pwede yun. Hindi ba? Makakainis. Kaya nga, tayo mga OFW, isip-isip din pag may time. May nakita kayo doon sa YouTube, nasiraan ng utak yung babae, OFW siya, kasi pag uwi niya, parang, basta, mayroon ano doon nakita ako. Ay, di ko natuloy na Siyempre, kasi siguro, to sobrang niyang, tumanda na siya dito sa katatrabaho, pagdating sa Pilipinas, wala siyang ipon, wala siyang pera. Kaya tayong mga OFW, mag-isip-isip na ngayon pa lang. Mag-ipon na kayo ng pera. Kasi pag uwi niyo, kayo lang din magmukhang kawawa. Magmukhang kawawa. Kasi, sabihin din nila, tagal yun sa abroad, wala namang pirang maiuwi. Oh. Paano maiuwi ang pira na? Hati-hati. Hati-hati na. Hmm. Oh, nagtugtong na yung kasama ko kasi, hati-hati daw. Wala na siya naiipon. Sobra pa sa hati-hati. Nauutang pa. Andito. Kaya sa akin, mga anak ko dyan, nako, dandahan man kayo at nako, high blood pa yung mama nyo. Pagkain lang ako. At, yun. Nag-iipon na rin ako ng pera, malay mo. Sabihin din ng anak ko na, tagal-tagal mo sa abroad, wala kang ipon? Oh, di ba? Samantala kung hindi tayo magpadala, magagalit. Nako, hindi maganda. Hindi maganda yan. Sa haba ng panahon, nag-a-abroad, sinong kumakain sa kinikita? Kaya nga, tayo mga abroad, isip-isip din, mag-ipon na din kahit kakonti. Tulad ngayon, pandemic. Ang sitwasyon ng trabaho namin dito, hindi na rin maganda. Kasi yung amon namin dito, malay mo, magbawas na lang katulong. Di uuwi na rin kami. So, wala na kaming trabaho. Diba? Pagdating sa Pilipinas, nga. Wala na pambili ng bigas. Hindi mo kaya na naman. Magtrabaho na naman doon. Diba? Kaya mahirap din. Yan. Mauubos na rin yung lunch natin. Thank you for watching, guys. At saka, salamat din sa time. Yan. Sa sunod naman tayo magkwento. Bye-bye.